sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Ang tanong, ano yung kailangang inumin na vitamins for weight loss? B vitamins. Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Kaya lang iniinom nyo, 1, 6, 12 lang. Diba? Ang wala ay B4 at saka B10, B11. Ayan, konti lang yung napapag-usapan tungkol sa vitamin B4, vitamin B10, vitamin B11. Pero ang madalas ko din gamitin, vitamin B17. Ang alam nyo lang, hanggang 12. Merong B25 pa nga, may B15. Yan, 15 at 17. Yan, maganda yan for cancer patient. Yung mga B vitamins ay nakakatulong para mabilis yung metabolism, ma-metabolize yung carbohydrates, proteins, and fats. Yung B1, nagko-convert ng carbohydrates into energy. Pagka bumaba yung level ng vitamins na yun, yung mga B vitamins, may mapapansin kayo, ano, yung bang malulungkotin. Mahina ang metabolism. Kaya isa yan sa pwedeng inumin ng mga medyo nadidepress, medyo parang wala sa wisyo. Pero magkakain kayo ng mga pagkain mayaman sa B vitamins, beans, lentils, itlog, gatas, karne, yan. Meron po apple cider na may formula na pampapayat, may nabili tayo sa Amerika. Pwede po iyon. Kaso pag ang pamilya po yung bang mahilig talagang kumain. Although nakita natin ano ang bilis ng metabolism. Yan, yung apple cider, isa din sa nakakatulong. Ito pa, vitamin D. Ang vitamin D, critical para sa ating immune system. Pero, meron din siyang effect na pangpapayat. Kasi, ito, ang, sa research, ang vitamin D, kailangan din para ma-prevent natin yung depression. Pagka-depressed ka, di ba, mahirap. Kasi, kailangan mo yung positive attitude para maging effective yung diet. Fundamental for an effective diet. Kung nadidepress ka . Kaya kailangan vitamin D. At saka napansin na yung mga tao na obese, yung vitamin D level nila is lower than normal. Talagang mababa. Although it's not, still unclear yung role ng vitamin C sa weight loss. Pero pinapakita na yung mga obese nagkukulang sa vitamin D. At may isang research in 2011, yung mga overweight and obese adults na umiinom ng calcium and vitamin D supplements, lumiit ng maganda yung kanilang bilbil kesa dun sa mga hindi umiinom ng kahit anong supplements. Or kung ayaw nyo magpa-araw, itong sinasabi natin, maagang matulog, maagang magising. Hindi yung late na matulog, hapon na nagigising. Huwag po kayong masanay ng ganyan kasi after ng lockdown, kayo din yung mahihirapan. Ano? Kasi kailangan natin na pag natapos yung lockdown, babalik tayo sa normal na buhay. Gagawa, magtatrabaho. Pag nasanay kayong tanghali ng gumising, mahirap po yung gawin. Ano? Kaya mag-aga tayong gising, magpa-araw. Yan. Iron, isa din na pampabilis ng metabolism. Ang daming mga kailangan. Pero usually, lima naman yung nutrients for weight loss. Vitamin B, yung mga B vitamins natin, yung vitamin D, yung iron. Pag kulang tayo sa iron, mahina yung katawan natin. Diba? Fatigue, madaling mapagod. Walang energy or kulang sa energy. Yung karne, shellfish.
isang araw, sarap ng taong, no? Pero masarap po, pero ako hindi kasi ako pala kanin. Yung bang ang kanin ko talagang konti lang, more on ulam. Isa pa, magnesium. Pero hindi po ito yung transdermal magnesium na binababad sa paa. May mga supplements na iniinom. Ang magnesium pwede makatulong sa pag-control ng blood sugar, pagre-regulate ng blood pressure para mapanatiling malakas yung ating mga buto para din sa ating nervous system. Kaya magkakain tayo ng mga pagkain mayaman sa magnesium. Seeds, nuts, yung mga legume, saka mga talbos. Ayan, saka yung isang binanggit ko kanina ay green tea. Ayan, masarap yung green tea. Pero ang importante ngayon, ano, huwag tayong matakot. Katulad ng lagi natin binabanggit, mag-workout tayo. Gawin natin yung mga pag-iingat na kailangan gawin. Yung bang social distancing, i-practice talaga natin. Personal hygiene. Paghugas ng kamay or laging mag-alcohol. Pero make sure yung alcohol nyo, ethyl alcohol, 70%, ano, para talagang makatulong sa pag-control ng virus. Ang mabisang pag-control ay hiwa-hiwalay muna. Wala munang chismisan na magkakapit-bahay. Ano?